sa mga idol. Magandang gabi sa inyo mga idol. So ngayon mga idol, dumating na yung ito, surplus, yung sa Lexus Elise 460, yung ginawa natin, yung meron yung part 1 mga idol. So ngayon ikakabit ko to, so part 2 na to. So subaybayan nyo lang yung video mga idol, tapusin nyo para sabay natin malaman kung mag-okay ba siya or hindi. So, papakita ko sa inyo. So, ayan mga idol, kung makikita nyo. Nung una, yung pin na ito. Yung pin na to. Ito. Ito yung putol doon sa kabila. Ngayon, nagdala siya ng surplus galing Riyadh. Pag testing ko, natupi. So hindi pwede yon. So pinakuha ko siya ulit. Ito yung dala niya ngayon. So tinest ko siya mga idol. Lahat ng pin, tinest ko yung continuity. So okay naman. So ngayon, ikakabit natin to. Ayun, tinutulak nila yung ano, Lexus. Ayun, ayun, tinutulak nila. Pinatulak nila yung Lexus para ilagay dito sa lifter para ikabit natin ito. Okay. So, keep on watching lang mga idol para makita nyo kung mag-okay ba siya o hindi. Okay. So, ito siya mga idol. So, ito yung bago. Surplus yung binigay niya. Galing sa Riyadh din. Ayan. So, dito. Ito. Oh, hindi siya putol. Ito yung luma. Ayan. So, dalawa na yung blanco. Okay? So, normal lang ito dito mga idol na ano wala. Dito, normal lang din. Dito isa, meron yan. Dito siya, wala. So, putol din dito. Okay? Bakit? So, ito na siya mga idol. Ito yung balbadi. Tapos, ito yung fluid niya. Ayan. Tapos, nabigyan siya ng silicone, post filter, tapos itong wheel pan gasket niya. Balik lang natin kasi okay pa naman to. So ayan, ito yung harness niya na surplus na binigay. Ito, so pinakabit ko sa kasama ko. Ayan, guwapo yan. Pinakabit ko sa kanya kasi ano, bago pa akong binunutan ng ipin, baka mabughat tayo. So ayan siya mga idol. So ito yung turbine speed sensor. Ayan yung turbine speed sensor. Ito yung input. Ito yung output sensor. So ito, meron tong spring. So bali ito yung check valve niya. So dito yan ilalagay. Yan. Meron yung mahuhulog yan. Kaya doon natin yan sa valve body ilagay. So ayan siya mga idol. Ito yung kanyang ito yung pula. Ito yung kanyang code. So, meron siyang code ngayon sa transmission. So, gawin natin, try natin i-delete. Ano ba madali kasi? Tagal pa naman delete ng iba. Tingnan nyo ba? Yung ano, transmission. So, ayan mga idol na. Na-delete yung ano, code sa transmission, yung naiwan. Yan. Sige lang. Punta ka muna sa transmission. Transmission. Yung transmission. Ayan. Yan. Sibin. Click mo yan. Pagkuha tayo ng live data dyan. Di okay na sana. Okay. Meron siyang code? Wala. Ano, na-delete mo na. Live data. Yo. Siya, temperature sa fluid. Ayun. Baba. Ay, kulan pala yan.
Ayan, yan, yan. Kulang pa rin. Ayun, yun. 57.5. Automatic oil temperature. 58.1 degree Celsius. Okay, pwede na. Well, yung temperature niya sa ETF, 76 degree. So, na check natin level sa labas. Pero check natin ulit yan. Okay? So, shift muna natin. Dahan-dahan lang muna. Patayin mo muna natin. Tapos, on muna. On muna yung susi. Ayun. Tapos, panda rin. Ayun. Tapos, shift natin dito. Ayan. So, ilapat natin yung gulong. Ayan. So, nalapat na yung gulong. Tapos, test natin sa reverse. So, ayan siya. Wala siyang kalabog, mga idol. Wala siyang bug. Walang ganun. Neutral. Tapos, drive. So, ayun. Okay. Pasok sa manual. Balik. Balik sa neutral. Balik sa reverse. Ayan, reverse. Tingnan nyo, wala siyang kalabog. Reverse natin. So, wala. So, parking natin. Check-upin natin ulit yung fluid. Okay? Kasi nandito na siya sa 80 degree. So, check-upin natin. Okay? Mga idol, dito. Tanggalin ko ulit para makita nyo. Kasi dito kasing may-ari kanina kaya hindi ko na videohan. Ngayon, ayan. So, ganyan lang siya, mga idol. Hindi straight yung kanyang tulo. Parang pa ano, okay na yon. Kanina pinatulo ko yun, ayan. Kasi marami. Tapos kaya pinatulo ko siya. Okay. Ngayon, higpitan natin. Ayan. So, inisan ko lang, mga idol, ha. So, patuloy lang kayo sa panood kasi sama tayo sa pag-test drive. Test drive natin ito ngayon. So, ngayon, mga idol, ayan. Meron siyang code sa transmission, tatlo, pressure control solenoid D. So, ngayon, mga idol, yung pressure control solenoid D, sinik natin yan, hindi sira. Tapos kumpleto yung pin. So ngayon, try lang natin i-delete. Okay? So, patayin muna natin. Patayin muna natin, tapos delete. Today is Friday, 22nd, April. So, ayan siya, nawala. So, ngayon,
under native. Okay. So, yan siya mga idol. Pandarin muna natin. Idol, so dito na tayo. So parking natin. Yung problema dati nito mga idol, doon sa part 1 kung makikita nyo, sa pag-shift natin sa reverse, kumalabog. Tapos sa drive, hindi siya kakalabog pero hindi nagsiship. Okay. So ngayon mga idol, ayan, naka-parking yan. Tapos shift ko sa drive, reverse. So, mayroon siya mga idol. So, tingnan nyo dito mga idol. Sit ko muna sa park. Ayan. Pag reverse natin, kakapit agad. Ayun. Walang kalabog. Tapos, walang kalabog. Tapos, re-reverse tayo. Ayun. Hindi na nagre-reverse. Tapos paglagay natin sa drive, ayun, meron siyang kalabog. Ayan. Tapos kung patakbuhin natin, oh, nagsiship siya mga idol pero nagslide. Nagsiship siya pero magslide. Okay. Ayan, ayan, nagsiship siya pero nagslide. Ayan. Ayan. So, balik na sa shop mga idol. Wala na siyang kalabog sa reverse. Kanina, nag-reverse to mga idol pero ngayon, hindi na. So, yung ano to mga idol, kailangan tingnan yung loob ng transmission. Ayan. Lakas. So, liko na tayo dito. So, lakas. May kalabog na siya sa, nagsiship na siya mga idol. Kaso, kumakalabog. Sa reverse, wala na siya kalabog pero hindi naman siya nagre-reverse. Yan. Parking muna tayo dito. So, yun. Yun. So, ngayon, oh, nag-reverse, ha. Yun, kung makikita nyo. So, nag-reverse. Drive natin. So, yun. So, nung una, pag in-reverse natin, yung dati, kakalabog siya. Ngayon, wala na. Ayan, nagre-reverse. Ayan, so, pawala-wala mga idol. Siguro may problema to sa, ang sinasabi sa kanyang code, ang possible cause, internal sa transmission, tapos yung PCM. So, chinik ko yung mga solenoid mga idol, okay naman yun. Yung nga, nakita natin yung putol na pin, kaya pinalitan natin. So, ngayon, wala na siyang kalabog, pero pawala-wala yung reverse niya. Ngayon, wala na siyang kalabog sa reverse, pero pawala-wala yung ano, minsan nagre-reverse. Ayan. So, ayan, nag-reverse naman. Drive natin. Yun.
Tumulin. So, balik tayo ulit. So, ayan mga idol. So, ngayon. Ayan. Hinto muna tayo. Tapos, i-reverse natin. Parking. Tingnan nyo mga idol, ha. Pag ni-shift ko sa reverse, oh, meron siyang kaldag, pero kapit agad. Ayan. Nung una, sobrang delay, tapos, merong kaldag. Pero ngayon, paglagay natin, ayan, kakapit siya, may kalabog, pero, agad-agad, nagkakaroon. Okay? So ngayon, drive natin. So ayan. Kanina, ayan, merong kalabog sa ano. Tapos, ito mga idol, naka third gear lang ito mga idol. Isa yung gear kanina, nung una, gumagana, pero nagsaslide. Pero ngayon, naka-limp mode na siya mga idol. So, hatulan ko ito ng ano, ibaba talaga yung transmission. Okay, so ayan mga idol, kung makita nyo, hindi siya nagsiship. So, okay na yung connector mga idol. Hindi na tulad yung dati yung reverse na ang lakas tapos delay. Delay yung shift tapos ang lakas ng ano, kalabog. Ngayon, nagkakaroon na siya pero meron pag kalabog. Hindi masyadong, hindi katulad nung dati ang lakas. Pero ngayon, mahina na pero kapit siya agad pero may kalabog pa rin. So, meron problema talaga itong mga idol sa loob. Okay? So, yun lang kasi yung inuna natin kay baka baka sakali kasi pagdating nito mga idol, wala na talaga, hindi siya nagsiship. Hindi talaga siya nagsiship. So, tapos may kalabog pa sa reverse. Kaya, yun lang muna inuna natin. Kaya kung na-diagnose natin ito nung una na ganito pala mga idol, na mayroong ano, problema yung ano, nagsaslide siya, katulad natin ng ano, overhaul para ma-check yung loob kung may sira sa mga clutch. Okay? Kasi pagkatapos natin kinabit yung harness, nagsiship siya pero slide. Ngayon, sa katagalan ng shift, na-detect ng computer, ginawa niyan, third gear lang yung gumagana. Isang gear lang, third gear, tapos pinalimp mode niya. Ayun. So, hindi na nagsiship. Bali, naka-manual na lang siya. Okay, sa reverse naman, meron siyang kunting kalabog, tapos pero kapit siya agad. Hindi tulad nung dati. Okay, so ngayon, balik tayo sa shop, tapos sabihin natin doon sa customer, yun yung problema. Okay? Sa kanya na kung ipababa niya, tapos sikapin yung loob. Oh, okay. Sige mga idol, thank you. Thank you very much. So, subaybayan nyo mga idol hanggat ma-solve natin yung problema na ito. Okay. Thank you. Ayan na siya mga idol. Na pinaya natin yun. No? Na ano? Nasabi ko na sa may-ari na yung problema niya. Tapos, park muna natin. Tapos mga idol, Saudi yung may-ari nito mga idol. Tapos nagalit siya kasi daw hindi nag-okay. Tapos nagalit siya kasi noon daw hindi ganun yung problema. Kaya mas mabuti kaya ano ba sa Tagalog yun? Mabuti na mga idol, nakabidyo ako before ko tinanggal. Tinis drive ko ito before ko trinabaho. Yun sa part 1. Yun yung video ko sa part 1. Tapos, sabi ng customer, hindi daw. Wala daw kaldag sa reverse. Hindi daw late. Tapos, nagsiship daw. Yun, nagsinungaling. Tapos, nagalit sila. Bakit daw? Hindi daw maganda yung pagka-diagnose. Sabi ko, paano ko ma-diagnose ko ng maigi na pagtanggal ko sa pag test drive ko, isang gear lang yung gumagana. Tapos, nag-code siya. Sa reverse, may kaldag. Yung sa part 1, mga idol. Tapos, parking. Tapos, reverse. Ayun. Gumalaw, ayan. Minsan, mga idol, mula parking hanggang reverse, hindi siya gagana. I-drive mo muna. Tapos, saka mo i-reverse.
Ayan, gagana siya. Okay? So, drive na lang natin. Parking natin dito. Kasi yung may-ari, yung amo natin nandun sa loob. Baka hanapin tayo. Okay? So, abangan yung mga idol. Kasi mayroon pa tong part 3 kung ipapagawa niya yung ano. Tapos, check natin yung sa loob kung ano yung problema. Okay? Thank you. Maraming salamat mga idol. Mga idol, yun, nagalit nga siya. Nagalit yung may-ari, dalawang Saudiya. Nagalit kasi, ano daw, kasi yung pisa kasi dito mga idol, walang pisa dito sa Najran. So, mahirap yung pisa dito sa Najran. Kailangan nila pumunta sa Riyadh para bumili ng pisa nito. So, ngayon, nangyayari, nagalit sila. Sabi nila, galing sa airport daw, papunta dito, walang problema. Eh, pinagawa ba nila kung walang problema? Tapos, yun nga, yung ginawa kong part 1, yun yung problema niya. Ngayon, pagkatapos kong nakabit, tapos pinatakbo ko, nag-ship siya mga idol, pero second gear, tapos third gear, nag-ano siya, slide siya. Tapos, inikot, hanggang na-detect na ng ano, ng computer na mayroong problema sa gear, nilagay niya sa isang gear lang, third gear lang yung pinagana niya. Kaya ayaw na mag-ship. Okay? Tapos minsan mga idol, nagre-reverse siya, minsan wala. Diba? Minsan nagre-reverse, minsan wala. So, ngayon sinabi ko yung problema sa kanya ngayon, ng mayari. Ngayon nagalit nga. Yun, medyo hindi maganda kasi nagsinungaling. Ayaw natin ng sinungaling. Tapos nagagawa tayo ng video, sinabi ko sa kanya, are you sure? Na no problem before. Siya sure. So, sinabi ko, gumawa ako ng video, gusto mo tingnan mo. Gumawa ako ng video before ko tinrabaho. Gusto mo tingnan mo siya. Wala. So, ayun, naglaylo na siya. Kasi alam niya na may problema. So, hindi na niya tinignan yung video, tapos kumalma na sila. Diba? O, mas mabuti dito sa Saudi. Ano yan eh. So, mas mabuti kung ano man yun dito sa aking trabaho, sa ating mga mekaniko na dito, pinapayagan kasi ako mag-video ng amo namin. So, binidyo ko bago ko trinabaho. Okay? So, ayun, tumahimik sila, kumalma. So, ayun, umalis, iniwan yung sasakyan, tapos tingnan daw nila kung magkano yung pisa kasi natulan ko to ng overhaul. Sigurado mga idol, may problema na to sa loob. Kasi noon-una nakagawa rin ako ng Lexus ganito. Problema niya, sliding. So, ngayon mga idol, ipapakita ko sa inyo. Ayan, ito, nakaparking to. Ngayon mga idol, computer natin. Hindi ko pa ito pinaandar. Noon ko lang. Tapos computer natin kung ano yung code na babasahin. Tapos try natin i-delete. Hindi pa yan naman dar. Yan, meron siyang agad codes, ano? ECT, engine, electronically controlled transmission. Tapos meron siyang code sa yan.
Tagal. Yan. So, ito mga idol. So, report natin. Para makita natin kung na yung code. Yan, may tatlo sa yung sa transmission. Yung tingnan natin kung ano yung code. Sa EBS, meron. Yan. Left, ay, hindi pala yan. Sa body pala yan. So, pressure control solenoid D. So, tatlo lang mga idol. Yan. Ito yung pinding niya. Pressure control solenoid D. Yan. Pressure control solenoid D. Electrical. Tapos left rod speed sensor circuit. Pump motor relay. Then communication. So ngayon, try natin i-delete. Iris. Subukan natin kung ma-iris ba. Pag na-iris yan, so, hindi hard code yan. Pag hindi yan na-iris, hard code yan. Posible na sa harness putol, grounded, or sa wala siyang kuryente, putol, or sa computer. Pag na-iris yan, so, yung sira yan sa internal. So, ayan siya mga idol. So, na-delete natin, oh. Electronically controlled transmission. So, na-delete siya mga idol. So, hindi siya hard code. Ayan. Hindi siya hard code. Pero pag pinaandar mo ito mga idol, bumabalik. So, malamang internal problem. Kung sa harness mga idol, kung may putol, mag-hard code yan. Tulad nung una. Yung shift solenoid E. Yung SR na solenoid. Putol yung pin. Hard code siya. Hindi siya ma-delete. Tapos yung kalabog sa reverse ang lakas. So ngayon, na-delete natin. Ayan, electric code. Okay, no. Sa? Pero ang EBS, mauna gihapon. So ngayon, subukan natin paandarin. Paandarin natin. Yan mga idol, nawala na yung code ha, sa transmission. So hindi yan, hindi hard code. So, ayun. So, umandar na siya. So, ngayon, reverse natin. So, ayan. Okay. So, ayan, nag-reverse. Tapos, walang kalabog. Ayan. Ayan. So, revolusyonan ko. Oh, wala. Nawawala siya. So, drive natin. Ayan, may kalabog sa drive. Tapos, abante siya. Okay? So, ayan. So, tapos, wala pa siyang code dito. So, ngayon, atras natin ulit. Tingnan nyo. Neutral. Drive. Reverse. So, wala siyang kalabog. So, atras natin. So, ayan. Ayan. Maingay. Maingay yung tansara sa loob. Oh. Ayan, meron siyang kalabog sa drive. Ayan. Reverse natin ulit. So, ayan, nag-reverse na siya. Ayan. So, drive lang natin, iikot natin. So, ayan.
So ayan siya. So ayan siya mga idol. So ngayon wala pa siyang code. Ngayon so ayan, nawala naman yung kanyang reverse. So may problema talaga to sa internal mga idol, sa loob. Okay, ayan. O ayan, nagre-reverse naman siya. Ayan, diba? Tapos drive natin. Ayan. Ayan. O diba, kita nyo. Tapos reverse natin. Ayun. Ayun o. So nagre-reverse siya. Ayan. Ayan. Nakikita nyo. Tapos nung una, pag nilagay mo sa reverse, sobrang delay. Ayan. Sobrang delay. Tapos boom, kamalabog. Ngayon sinit natin sa reverse. Ayan. Oh, minsan nawawala. Ngayon, wala. Tapos maingay. Maingay. Ngayon, lagay natin sa drive. So ayan. Tapos balik natin sa reverse. Ayan. Nagre-reverse naman siya. So pawala-wala. Pawala-wala siya mga idol. Oh, ni-reverse natin, hindi na nag-reverse. Pero pag galing sa drive, ayan, may kalabog sa drive. Tapos reverse natin. Ayan, kumagat. Okay? So ayan. Tapos dito, wala siyang code. Balik natin. Tapos iscan natin ulit. Iscan natin ulit kung mayroon bang basahon. Basahin. So, ayan mga idol. Bumalik yung kanyang code. Bumalik. So, hindi siya hard code mga idol. Hindi siya hard code. Nabubura siya. Kaso pag pinaandar mo, pinatakbo, bumabalik. So, meron niyang problema sa loob mga idol. So, yung basahin natin ulit, pause lang. Tapos dito tayo. Tapos report. Kung ano ulit yung sasabihin. Okay? So ayan siya mga idol. Pressure control solenoid D. Yan yung pinding niya. Pero nung sa part 1 mga idol, tinest ko yung resistance at saka tinest ko yung shift solenoid na D, shift solenoid SLT. Tinest ko siya, pasok sa kanyang resistance, tapos pumapalo yung kanyang valve. Okay, tapos yung kanyang pin, buo, walang putol. Ayan. So, malamang sira nito, converter, pump, so check up pin mga idol sa loob. Okay? So, ngayon, try natin i-delete na naka-under. Ayan, nabubura siya mga idol. Tingnan nyo, nabubura. Diba? Reverse natin. Ayan. So, wala na siyang kalabog. Yung pag-reverse mo mga idol, ang lakas ng kalabog noong una, sa ano yon? Dahil yon sa yung putol nga, yung shift solenoid E. Ngayon, wala siya, tapos ang ingay. Okay. Ngayon, drive natin. Pag dinelete mo yung code, mga idol, pag dinelete mo siya, wala siyang kalabog. Pag dinelete mo yung code, reverse natin. Ayan. Reverse yan. Drive. Ayan. Ayan.
Tapos reverse natin ulit. Nagre-reverse siya mga idol. Pero pag galing sa parking, tapalagay mo sa reverse. Ayan, hindi na siya magre-reverse galing sa parking. Okay, oh, aatras siya konti. Dahan-dahan. Pero hindi malakas. Hindi gano. Kahit revolusyonan mo siya. Ayan mga idol, umaatras siya. Pero pag revolusyon mo, hindi pa rin. Pero pag... ayan, may kalabog na siya mga idol sa drive. Tapos, iatras mo. Ayan, naatras na yan. Tapos, pag drive mo. Ayan. So, yun. So, lagay natin to sa ano, sa rampa. Tapos tingnan natin kung saan yung ingay. Kasi may ingay to sa ilalim mga idol. Nung una, wala. Wala tong ingay. Kasi one gear lang yung gumagana. Tapos, ano nga yun? So, step by step tayo nito ngayon mga idol. So, yan. Wala siyang code. Iris natin. Balik tayo ulit. Tapos, basahin natin. Ayan, nagkaroon na naman. Pause lang. Tapos, pindutin nyo to. Ayay, nag-iris man. So, lagay natin to sa rampa mga idol para ma-check natin ulit. Idol, pinarking natin dito. Kasi, antay lang tayo ng signal sa may-ari para kung payag sa ipacheck yung gear. Okay. So, hindi siya hard code mga idol kasi nabubura siya. So, yung problema nito, nasa internal na siya. Internal problem na. Okay. Hindi mabasa ng sensor yung mga solenoid. O baka sobra yung pressure, o mahina yung pressure, baka sira yung pump. Kaya kailangan talaga check-in mga idol. Okay? So, ngayon parking lang and balik natin dito. Okay, maraming salamat mga idol. So, sana mga idol, subaybayan nyo itong video. Tapos, tingnan nyo yung part 1, tapos tingnan nyo itong part 2, tapos antayin nyo yung part 3. Okay? Kung ipagawa ito sa may-ari. Okay, maraming salamat mga idol. So, pag ganito, so, step by step. Okay, so, yung code na ship solenoid eh, nawala na, hindi na bumalik. Tapos, pag kuhan mo sa reverse, pag reverse mo, wala siyang, di na siya delay, tapos, walang kalabog. Pero minsan, so, ngayon, yon nawala na yon. Nawala na yung code, hindi bumalik. Ship solenoid eh. Ngayon, pag ni-reverse naman galing ka parking, minsan, wala siya, minsan, meron. So, pag ganyan mga idol, walang pressure yan. Kaya nagkaganyan. Walang pressure ng fluid. So, pag deny mo naman, may kalabog. So, hindi niya control yung pressure. Kasi yung binasa pressure control solenoid D, electrical. So, hindi niya kontrolado yung pressure. Kaya nagbibigay siya ng code. Tapos, pag pinatakbo ito mga idol, ilalagay ka sa isang gear lang. I-limp mode niya. Hindi ka niya pa-sipin kasi delikado. Okay? So, maraming salamat sa iyong panonood. So, kung nagustuhan mo, paki-like, subscribe, tapos ang importante, click nyo yung notification bell para ma-notify kayo kung meron sa susunod kong mga video. Okay, maraming salamat. Thank you and God bless.